Give your talents to the church. Find your place in each fellowship and accept its ministries to inspire, to instruct, and to keep alive the love of God in your hearts, which has brought you together and which sustains you. God is joining you today, and He will seal your coming up with us. Thus, you will be the instrument of His will and purpose for yourselves and for others. Your love is not your own. It is God's love implanted within you, to which you freedom and have joyously responded. Now we will create out of your love something which did not exist. Do you promise for God and for each other and the witnesses to take Marielle to be your lawful wedded wife? And do you promise to love, honor, respect, cherish her in good times and in bad, for better and for worse, in sickness and in health, and to keep you to her own, as long as you will shall live. Mayan, do you promise before God and before His fellow witnesses to take whom to be your lawful wedded husband, and do you promise to love, honor, respect, and
cherish him in good times and bad, for better or worse, in sickness and in health, and keep you to him only, so long as you will serve him. You may now give your personal vows to each other and respect you. Nagkaroon ang sabi niyo kayo sa pamilya. Mahi ka pala sa pagdating sa awas niyo. Tumayuan mo ng problema sa akin, hindi na rin. Higar natin ang problema ng problema sa akin. Kasi piliin kita isa sa akin ng mga pangsagot sa mga pangsagot sa akin. Marami na tayo ng pangsagot na isa. Pero kung kakasagot na kasi tayo, minsan, di ba? Minsan na. I will not promise, but I will do my best to be the best, to be the best person that you choose to be. I remember the day I first met you, very beautiful man. It was summer 2018. You looked real big and handsome with that skirt as you wore. You had one ear on, and you stood proudly to say goodbye. Unlike the other couples, I did not miss the Disney picture flash before my eyes. But yes, I was attracted to how good you smelled, how you looked, and how those sticky was appeared when you smiled. When we started dating, I slowly got to know you better. I knew I found a good man, a good boyfriend, but little did I know that I have also found my future husband. Sometimes when I'm in the shower or in the toilet, I pretend to be in a talk show, and the host would ask me, yeah, if you have described calm in one word, what do you mean by it? Then, without hesitation, I would answer, well, little boy, the word that best describes calm for me is warm. He is warm both literally and figuratively. I love touching his face and his neck very winter, because his body gives me so much warm. Sometimes when I'm really cold, I slowly sneak my hands to his back and his belly, and then instantly go out somewhere. You know, like the cold never bothered in any way. Figuratively, he has a very warm personality. He listens, he protects, and what truly stood him apart from the rest is the way he loves you. Tomas, smile. Because you are the same. I feel loved, respected, cherished, and valued. The more I got to know you. The more I think, I just couldn't stop thinking of how lucky I am and how we're just doing here. The right time to ask, God, seriously, what did I take a ride with from this man? So thank you so much for still helping me to fight the weirdness, my awkwardness, my impatience, and maybe to my heart. Thank you for accepting me the way that I am, all the good and all the bad, for waiting my faith and accepting Jesus Christ in your life. I will always take care of you to the best that I can. I will also have a heart that always understands, always forgives and always asks for forgiveness. I will also love you to thick and thin and to always choose to love you every day. And most importantly, I will always choose to love you to set up our relationship. If you have given me the best of yourself and the rest of my life. I have a good start today. No more picking me up on her and you focus this now. Here I am, your food. No more goodbyes, no more sleep at night. The good night kisses, the night hugs, and more kisses and more hugs. I love you so much. Thank you. May I have your greeting? You may now face the audience. Now the two families are given themselves to each other by the promises they have with saints, by the authority vested upon me as the minister of the gospel. I pronounce them as husband and wife in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. And what the Lord God has joined together, let that man do a son to his patience of him from God. Thank you.
Thank you.
episode of There Are Two Things together. And the principal sponsors, least in our three them yet, as we prepare to pour a toast from our best man. I need someone who will take a chance on love. And to our dashing group, Tomas, who always has a smile on his face and never forgets to show his pimples, pero never din siya tumama ng nota sa kanta. To be honest. So, I'm sure we've all heard of the term sana all. Sana all ganito, sana all ganyan. Sana all may jowa! Yes, I've heard those words from Mariela countless times, way back before she knew of Tom. Little did she know, her sana all would be beating her up. One Saturday afternoon from work. With a bouquet of red roses. And that her sana all would be standing here with her to spend the rest of their lives together. Yel, Tom, Tomas, as we know you. Kasi yun yung pet name ni Mariel sa kanya. I know this day has not been the day, well, it hasn't been the day that we wish for you. Pero always know that we, everyone in this room, and those who wish to be here with us today, will always stand by your side no matter what, no matter at which place the world goes through at your Tom, to Mariel, may you have all the love, health, and wealth, but most especially the time to enjoy them all. Kampai, everyone! Kampai! And we dance on the best song of the world.
Basta at ganap na mag-asawa, ang pag-aasawa kasi ay parang bumubuo o nagtatayo kayo ng bahay.
So ang isang bahay, kahit gaano man ito kaganda, gaano man ito kagarang tingnan, kung ang pundasyon mahina, daanan na lang kunting libro, kunting bagay na bubuhay. So ang pag-asawa, katulad ng paggawa ng bahay. Ang mag-asawa, kahit gaano man kayo kasukses, maging matagumpay man kayo sa inyong pagsasama, wala ang totoong pundasyon, at ang totoong pundasyon dito sa mag-asawa ay ang totoong pag-ibig, dalisay na pag-ibig. Ang pag-ibig ang tanging pundasyon ng isang mag-asawa na kahit anumang pagsubok, bagyo sa inyong pagsasama, hindi kayo matitinag, naghawak kamay kayo dahil nandoon sa inyo yung totoong pag-ibig na gumagapos sa inyo. Kailangan yung pag-ibig hindi mawala sa inyo. Sapagkat ang pag-ibig pag nawala sa inyo, walang mangyayari sa inyo. Dahil ang totoong pag-ibig, mapagmahal, mapagkumbaba, mapagbigay, matiisin sa lahat ng bagay. Kaya ilang napakahalaga sa mag-asawa. Sabi nga ng iba, kahit sabi lang, basta labing, okay na. Katulad sa aming mag-asawa, bakit kami umabot sa ganito? Dahil sa lahat ng ayaw niya, siya kong ginagawa. Totoo ay sa lahat ng ayaw ng mga business ko, ginagawa ko. Ayaw niya maglaba, ako maglaba. Ayaw niya magluto, ako nagluluto. Kaya tumagal po ko. Yun ang importante sa mag-asawa ng bibigaya. Kaya ilang isip ko sa inyo, magpatuloy kayo. Lalo sige, manatili kayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sapagkat ang nagbibigay ng pag-ibig walang ibang ating mahal na Panginoon. Kaya manatili kayo, habang kayo nanatili sa paglilingkod, ang makapangyarihang kamay ng Diyos na gabay sa inyo. Hanggang sa kanyang pagbabalik, hindi kayo mawala. So yun lang. Sa akin na mga sa'yo, to, mga ayer, ang ngayon, dalawang maragdagayati mga anak, kami, first of all, talaga biligyan ako ng harapagayon ng maraming anak, ha? Ayan, no, ayan, may umahano ko lang sa'yo, sa lahat, pag-ibig, talaga, ang unang-una talaga, pag-ibig. Yun ang una niyo pang, lagi niyo pang hawakan ang pag-ibig niyo sa isa't isa, lalo-lalo sa akin. Pinapagalaban niyo ng puso, siya ang bibigyan sa inyo ng lakas at ugnay sa pagsasama. Pamilya, sa inyo pa, sa matakarabay ng mga sarili ninyo mga anak, isang buong pamilya, nandoon ang dapat ang inyong pagkaunawaan, ang kakaitilihan palagi. Meron man, hindi naman natin maalis sa mag-asawa na hindi talaga nawawala yung mag-aaway, ganitan. Unang-una sa lahat ang pagpapakumbaba sa isa't isa. Kung mayroon naman isang sa inyo na mainit o aramdaman naman na isa sa inyo na galit na sa inyo sa inyo na pagpapakumbaba para lalong hindi, lalong magliyab ang inyong pag-aaway. Pangalawa, nandiyan naman kami yung mga magulang. Ano man yung mga problema na karating sa mga buhay ninyo. Dalawa, huwag kayong magkatigilin lumating sa inyong mga magulang. At yan kami lagi ng hanggang tumulong. Lalong-lalong ang sabi ko lang ng mga halagay ninyo. Yan lang nga ang pinasasabi sa inyo. Dalawa, lagi pag ang mahal na kami mga sa inyong mga gagay sa inyo ng mga personal. Congratulations! And best wishes, sana magsama na maayos sa problema, pag-usapan, at saka kung take care of my friend, my inaanak. Keep on loving you. Kuya at Daniel. Ano, happy birthday? Ano, best wishes? Ano, kino po ba? Hindi sa may salita na Tagalog. Ano, saya, hindi saya po. Maligayang, ano?
Thank you so much, and
tulad ng sabi ng mga pinakalim natin kanina, hindi namin makakalimutan. Kahit ikasal na kami, hindi pa rin namin nakalimutan yung family namin. We'll be there for you. Not, maybe not every day na we used to, kasi naman sa rin ng pagkilya, pero emotionally and through our prayers din, kasama ko namin kayo. Sa mga ninang namin, andino, thank you so much for coming. And we'll have a bit more kung para sa inyo, kaya thank you po kasi nakalimutan. Sa mga guests, yung iba yung personal kay Adam. Salamat ko rin po kasi nakapunta kayo ng Adam. Sana may mga time na hindi naging okay yung program, pero salamat kasi naisipihan nyo. Kasi di ba yung normal wedding na lang, ang hirap na i-organize, ang hirap talunin, nakaka-stress. Paano pa kaya pag pandemic wedding? Kaya sa mga 3 years talaga na nahirapan ng mga araw na to. Thank you so much for everyone. So, mga